Shania, I want to ask you a question. Paano ka, kasi nga, since you came out fresh from PBB, how did you make that adjustment in acting a god in a project like Click Like and Share? Click Like Share. And direk anday, paano mo ginaid si Shania with the project? Well, I think one thing that I really did, of course, is I just like I was always told to ask for help if I need help. You know, if I need guidance, I know that I have people there to guide me. And of course I want to do my best. I want to try my best for everything. And yun lang po, I just asked for help. I kahit sa Tagalog din, kung nahirapan ako sa, ano to? Paano sabihin? Or like, ano yung tamang tono para nito? But of course, it was, like I said, it's such a great, great experience, especially with Derek Andoy and working with veteran actors like Sir Bernard and Miss Nikki. It was really, really great. You know, I just feel very grateful and blessed. It was a great experience. Derek Andoy? Yeah, it's so easy to work with Shania because she is so interested dun sa work itself, and she has the skills, and she's a very intelligent person. That's why she listens so well sa instructions pa lang, and nakukuha niya na kagad. So parang it's not parang ano eh, parang siyang hindi first timer. parang ka batch niya sila Nikki Valdez. Charot. No. She's very professional and para siyang clean slate na pumasok, tapos ready to observe and ready to absorb things around her. And yun, she did well, really. Actually, silang dalawa ni Belle dun sa episode nila. Ang cute-cute nilang dalawa, magkapatid. Gusto ko sabihin direct na para silang sponge, no? They're getting all these acting advices and nuggets and lessons. Thank you, direct, and thank you, Shania. Next, Justin, sinong magtatanong? Yan, babasahin ko yung question from Reggie Bonoan of Pandera. In relation dun sa question ni Kuya Alan kanina, yung nasabi ni MJ na si Belle, may mga breeder project sila, na hindi sila magkasama ni Donny. So, ano raw ba ang unang ginawa? Itong Click, Like, Share or yung season 2 ng Gising to Perfect? And napag-usapan nyo ba ni Donny na pwede kayong makipag-partner sa iba? Ayan. And can you also enlighten us with your character sa dito sa Click, Like, Share? Yes, I'll start with my character. So my character here is Jessie. Si Jessie, meron siyang inggit sa kapatid niya and hinanakit sa mother niya since feeling niya mas pinili niya yung kapatid yung isa, and mas pinili nung nanay niya yung mabuhay ng mabuti kumpara sa kanila. And with your other question naman po, you know, as an actor po kasi I always look at the material and the story po. So really, I'm open with more opportunities. I'm open to learn. And yeah, when it comes to stuff like this naman po, both of us are very supportive with, you know, each of our passions and what we love doing. So okay lang din sa kanya if, example, mapipair up ko with a different actor kung sa, para sa ibang project. But right now po, I can't see myself being paired up with anyone else. Thank you, Belle. Ayan, para naman sa susunod na question ni Reggie for Jane. Ayan. Ano ang role mo? Ayun, ano rin ba yung role mo dun sa, dito sa Click, Like, Share? Ang cute ng tattoo nyo ni Arthur. Sino nakaisip daw ng design? Okay, so my role sa Click... Ay, sorry. Lag. Hello? Yeah, we can hear you well. Yeah. Okay, sorry. Nag-lag po kayo. Kala ko tapos na. Anyway, my role dito sa Click, Like, Share on scene episode, I'm Mariel. I am the girlfriend of Jerome, which is played by Elmo. I am a photographer. We have this small business for events and everything. And basically, it's about choosing kung love or career or how to handle both at the same time. And it's about sacrifices. And about the tattoo, yes, napakabiglaan, but we had, this is mine.
And then meron din siya sa kanya kasi hindi kompleto yung smiley nang wala siya. Lang yun. Nasa kanya yung smile. So pag magkasama kami, it's smiley face. Wala lang, napaka small but meaningful din, and I'm happy. It's cute. So thank you for asking. Sana all. Ayun, 2022. Tsaka nasa pinky din, which, ano, may ano din yun. Iba talaga. Anyway, char. Kaya pala ibang, ano, ibang tiyak energy ni Jane ngayong 2022. Justin. Ayan, tawagin naman natin from TV5 and One News Philippines. We have Von Belinario. Von. Hi, Justin. Thank you. Hi, MJ. Hi, everyone. Happy New Year and congratulations for this project. Thank you. Yon. Please unmute, Von. Ayan. Hi, everyone. Good afternoon. Hi, MJ. Hi, Justin. Happy New Year. Congrats for this project, guys. Siguro yung first question ko ay para kay Vivoree. Hi, V. Hi, Vivoree. Hello po, Sir Von. Hi, maayong hapon. Maayong hapon. Bisaya ka di ay. Vivoree, update lang kasi isa ka sa mga active talaga, no, na talagang nanawagan ng tulong para sa mga kababayan natin sa Bohol. Kumusta kayo? Kumusta yung family mo roon? Kumusta na yung donation drive mo? Ayan nga, so I think I initiated a donation drive or a fundraising campaign last month. Kasi yun nga, may nangyaring unfortunate event sa ating mga kababayan from Visayas and Mindanao. And Bohol is one of them kasi Bohol is my hometown and I have family, immediate family there. Yung mama ko was there, my grandparents, my cousins, yung relatives ko. Although we live apart naman. So but good news is okay naman sila. They're all okay, which is good news nga. And yun nga, yung relatives ko lang nasiraan din sila ng mga properties, ng mga houses. And sobrang scarce ng water and food at ang tataas ng pila ng mga grocery stores, ng mga gasoline stations, which is sobrang nakakalungkot kasi it's not gonna happen if syempre hindi nangyari yung bagyo, di ba? But ayun nga, I hope na they can all like help, diba, in a way, donate, and sana soon makabangon sila kasi nangyari yung bagyo during the holidays, Christmas and New Year, diba, which is dapat, alam mo, good vibes palagi and happiness and joy, but, you know, things happen. So, I'm just glad na I have supportive fans na sinuportahan din ako sa donation drive, and I have friends as well. And yung mga mababait na mabubuting mga tao na nag-donate din sa donation drive. So, ayun, we were able to give na yung mga goods dun sa Bohol. So, yeah, medyo challenge lang talaga siya kasi walang signal, diba? But I'm glad na we were able to help din kahit papaano. Thank you for your cause and for your initiative, Vivoree. And congrats on this project. Siguro po yung last question ko para kay Belle. Hi, Belle. Good afternoon. Happy New Year. Hello po. Sorry po yung internet ko. Okay lang. Follow up ko lang, Belle, dun sa question ni Kuya Alan. Kumbaga, ito nga yung breather project mo, no, without Donny. Nagkaroon ba ng adjustment o meron bang pagbabago on your part na ay wala si Donny for this project? Or this is something more challenging and exciting for you? Siyempre po, somehow naninibago rin ako since yun nga, coming from his intern, nakasama ko siya and love is colorblind. And now naman, click like share, iba naman yung mga kasama ko. So it was, somehow it was a good challenge for me as well. Since dito nga, kasama ko na sina Miss Nikki, sina Kuya Bernard, at ang dami ko rin matututunan sa kanila. And sobrang natutuwa ako na sa mga kasama ko ay lagi ako may natututunan. Ayan, nako, congratulations, Belle, and congratulations, everyone, and kudos, Happy New Year. Happy New Thank Year. Thank you, MJ. Thank you, Justin. Bye-bye. Thank you, Von. JC, I'm curious, no, kasama mo sa episode si Alan Paule, is that correct? Yes, po. Paano ka na kayo pagsabayan ng aktingan kay Alan Paule?
ano, sobrang bait kasi ni Kuya Alan at igaguide ka rin niya nung time kasi na yun, yung scene lang namin na yung bumalik nga ako sa panahon na yung nangyari yung sakuna. Yun nga. Doon ko lang siya nakabatuhan ng lines and then mararamdaman mo na talagang tutulungan ka niya. Sobrang collaborative niya. Ayun po. Kabayad, sobra. Yes. Galing, galing. Okay. After Vaughn, sinong next na magtatanong? Justin? Ayan, we have from Manila feed, Chad Rosete. Thanks, Justin. Hi, everyone. Happy New Year. So for my first question kay JC at saka kay Vivoree. So for you, doing yung QR code at saka yung repair, ano yung pinaka nag-enjoy kayo at saka challenging part portraying yung mga character nyo dun sa series? Sige ako. Ay, baka ma-spoil ko. Sobrang ganda kasi nung scene na yun. Meron akong isang bagay na nakita. So, hindi ko na lang sasabihin na... Ano nakita mo, huy? Basta may nag-reminis sa akin na isang bagay na yun. Na sobrang nadala ako. And Direk Andoy, talagang tinulungan niya ako sa scene na yun. Kasi ang hirap niya, ang dami niyang karakter na maipapasok doon bago mo ilabas yung i-act yung scene na yun. And thank you, Direk Andoy, dahil natulungan mo ako doon. Yun po. Abangan na lang nila. Yeah, thank you, JC, for Vivoree naman. Hi, Sir Chad. Hello po. Hello. Okay, so yung fun, alam ni Direk Andoy kung gaano kangarag yung character ko dito. Sobra, like physically, emotionally, kasi ang dami niyang pinagdaanan, na-fire siya yung character ni Ellie, diba? And since sobrang short period of time lang yung shooting namin, talagang we have to be collaborative and talagang gawin yung best namin on set. Kasi, and we really have to know kung saan nagaling yung isang scene or kung sino ba talaga yung character. We have to know them very well. And Direk Andoy really helped us. And yung fun siya kasi, may pagka-comedy din yung episode na to. And yung challenge doon, yung ngarag nga, yung parang alam mo yung hindi lang sa mga off-cam moments, pero yung mga eksena mismo, ngarag talaga si Ellie dito, which is kahit na challenging siya, fun pa rin siya at same time. So, actually, ang challenge kay Vivoree doon, mukha siyang ngarag, pero dapat fresh. Ano yun, di ba? Yeah. Hindi ginagawa ko sa kanya. Kinusaya naman niya. Mukha siyang ngarag, pero fresh. Ay, nako. Ayun. They helped me and guide me then throughout the shoot. So, so grateful. Saka ang ganda namang security guard niyan, Direk. Grabe naman. Oo nga, mukhang supermodel. Wow! Huwag niyo naman masyado akong binabola kayo talaga. Sige, hindi na lang. Huwag na lang. Sige. Dali kausap na. And since yung title ng isang episode is repair, no? So para rin siyang New Year's resolution, ano yung something na or na gusto niyong gawin this 2022 kay Vivoree at saka kay JC and or your New Year's resolution? Siguro ngayon gagawin ko na lang. Ayoko na lang mag-promise kasi last time nag-promise ako na hindi ko naman natupad, pero ngayon gagawin ko yung dapat kong tuparin na ngayon. As in legit, kasi sobrang blessed ko this year na sobrang grateful ko na maraming blessings na dadating. And kailangan ko na rin paghandaan kung ano man yung mangyayari. At kung maging ready man ako sa mga panahon na yun, handa na ako. Yung ganung moment. Same din po kay JC, Sir Chad, na... But let's just, you know, strive to become better people this year and the following years. Kasi may mga New Year's resolution na yan, parang gawin na lang talaga natin. Do it. Come on, guys. Ganon. Thank you. And for my next question kay Elmo at Jane naman. Ayan.
since ang nabanggit kanina ni Elmo no, na parang yung episode nila talks about love and career, was there a time ba na pumili kayo between love and career? Parang si Jay naman, parang both. Kuha sila Talagang, well, paano ba? Kasi syempre, ano talaga, ang priority ko talaga is yung career and yung pagiging successful, not just because of the career, but it's also for my family and for myself. Pero, I always, parang I try to find the balance sa pareho. And siguro ngayon lang din ako nagiging successful na nakukuha ko ng rhythm, nakukuha ko ng tamang flow, nag-a-align lahat, and natutuwa naman ako. So sana tuloy-tuloy yun hanggang sa 2022, 2023, 2024, and the following years na ito, that the right balance of it all. Mm-hmm. How about for Elmo? Elmo, naka-mute ka. Elmo, paging, Elmo, Elmo. Sorry. For me naman, it's always been career din. But, syempre, like, honestly, I don't know how to answer this, pero, yun nga, like, career will always be, like, the forefront kasi dun talaga nanggagaling yung passion ko and everything. And I think, it's one of the good things about this year din kasi I'm trying to focus on myself more, like, maybe next time in love for me, like, there are people who are in love in this world and kudos to them, you know, support them. But like, for me, like, I'm in a different path right now. Like, I'll focus on myself and career din muna. Kapansin-pansin, Elmo at Jane, doon sa episode nyo na talagang lumutang yung acting ninyo doon sa episode. Yung isa yung blind, tapos yung parang may mga heavy scenes kayo doon. Alin yung eksenang pinaka-nahirapan kayo and how challenging yung roles na nabigay sa inyo? Ikaw muna, Jane? You first naman. Para ma-ibig ko naman muna. Ako naman, sige. Sa akin, ito kasi spoiler eh. Pero, yun nga eh, yung sasabihin ko din eh. Yun din siguro yung sa'yo, Jane, no? Pero yun, yung scene na parehas namin iniisip ni Jane, I think yun yung pinaka mahirap kasi hindi ko alam paano ko i-explain. Okay, it's a revelation kasi. So kailangan nilang abangan ko ano yung scene na yun. Kasi dito sa scene na to, kaya tayo nahirapan. And ito yung pinaka-emotional kasi dito i-reveal lahat nung about sa story natin. Yes. 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 Thank you and congratulations to everyone. Thank you. Thank you din po. Happy New Year. Happy New Year. Now, Direk Andoy, knowing na magaling na talaga si Jane at saka si Elmo, no, was it easy for you, you know, directing them in that episode? Oh, yeah. Of course. yes, it was easy kasi nagtatrabaho naman sila. Both are very professional. Tapos, and they're both giving. Walang hindi sila nagkakailangan. Parang when I asked Jane na parang, oh, first time yung ba nagkatrabaho ni Elmo? Tapos sabi niya, hindi, pero dun sa episode yata na yun, parang hindi naman sila magkasama lagi. So parang dito talaga yung parang silang dalawa lang eh. So, and they're very giving. Tapos nag-enjoy naman sila dun sa roles nila. Kaya it was so easy for me to direct them. Very collaborative naman sila dalawa, so easy peasy, lemon squeezy. Thank you, Derek. We're down to our last three, I think. Justin, no? Tama? Yes, tama, MJ.